Mahigit 20 mga saklay ang kapansin-pansing nakasabit sa gilid ng entabladong ito sa tanhay Negros Oriental. They are healed completely from their sicknesses. Ilan lang daw ang mga ito sa mga saklay na iniwan na ng mga pasyente sa grupong ito. Let your goodness experience your people. Ang kanilang tinatawag na si Prophet Joe. Na ang mga paralitiko at pilay kaya raw niya muling mapatayo at mapalakad. Maya-maya lang, sinimulan na ang healing session. I see Jesus! I see Jesus! Marami agad ang mga hinimatay. Meron pang tila sinakluban ng espiritu. Isa sa mga naroon si Jane na umaasang muling makakalakad ang ina na mahigit isang taon nang paralisado. Yung una kong napanood, maraming naka-wheelchair tapos nakapaglakad yung iba. Baka sakaling ganyan din mama ko makapaglakad. Ang tinutukoy ni Jane ang mga videong ito. Dito makikita ang isang lalaking may mga bakal pang binti na nagsisilbing pangsuporta matapos siyang madisgrasya sa motor. Dalawang lalaki pa nga ang bumuhat pati sa kanyang inuupuan. Maya-maya pa, hinipo ni Prophet Joe ang mga binti nito. At wala pang ilang segundo. Ang lalaki na igalaw ang mga binti. Unti-unting tumayo at nakapaglakad. Hinanap siya ng aming team. Siya, si Jennifer, na malakas na at muli nang nakakapagtrabaho. Ang mga putaw sa una, ang mga gitao dito sa akong tiil, duhan ni kabali, no? Nabali ni, tapos bali de, then ang dako nga bukog, nabuak. Ang dako kay katabang, kay ug ato doktor, dili basta-basta, pila siguro kalibo ang mahurot. If naka-brace ang patient, we're keeping the bones stable. Kapag naglakad, maaring ma-destabilize yung bones ng patient and it might cause further damage. Si Junri naman, dati raw na diagnose na merong stage 3 liver cancer, kaya hindi na rin siya makalakad noon. Pero nung sinabihan daw si Junri ni Prophet Joe na tumindig, himala raw na nakatayo siya mula sa kanyang wheelchair. Ito na si Junri ngayon, nakakapagmotor. Di ako nipatindog. Nga tingala ko nga, dali kay kong nakatindog. Sama doon kay Prophet nga, di akong nitagaan o sinabuhi, bago kinabuhi. Posibleng nanghihina dahil naapektuhan yung kanilang pagkain. So basically poor ang kanilang nutritional intake. For as long as hindi pa naman nagsispread yung cancer sa ibang parte ng katawan, so maaari pa namang makapaglakad yung pasyente. Nung sinabi naman daw ni Prophet Joe sa babaeng nakasaklay na mangiyak-iyak ito dahil muli siyang nakalakad. Sinunod ko
Tapos tumindig ako at lumakad. Sayang masaya ako, nakalakad ako ulit. Thank you for the gift of heaven. Sino nga ba itong Prophet Joe? Bakit siya tinatawag na propeta? Hayaan nating siya mismo ang magkwento. Natatrabaho po tayo, DJMP, for 9 years. Way back 2013, pagkamatay ng ama, palagi akong kita ng vision na ako daw ay nag-preach. Maraming mga tao pumunta sa akin. Doon ang simula lang. Nitong 2019, nag-ayuno raw siya sa loob ng 52 araw. At doon na raw nagsimula ang di umano kakayahan niyang makapanggamot. Kasi alam ko naman yung fasting is grabe ka-powerful. Mm-hmm. Kasi yung founder namin, yung sa church, yung first church ko, sabi niya sa akin, you are anointed. Simula noon, tinutukan na raw ni Prophet Joe ang kanilang ministry. Actually, ay dumadayan pa tayo sa iba't ibang lugar. Katulad ng Cebu, Lacan, wala talagang bayan. Sana sa tulong ng Panginoon, mapagaling po ni Prophet Joe yung mama ko. Gusto ko po nga, nasa normal po sila. Bukod sa kanyang ina, umaasa rin si Jane na mapagagaling ni Prophet Joe ang kanyang ama na nahihirapan namang makalakad dahil sa hika. Gumaling na po sila kasi ang hirap po kasi. Kami lang dito, yung katawan ko mahinang-hina na po kasi parang gusto ko na pong mawala. Kaso, paano po sila? Mama, wa po kayo magpakawala ng pag-asa. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nailalakad ni Tatay Florentino, bigla itong nahirapang huminga. Humihingal siya. Pasan siya. Kaya si Nanay Susana na lang ang isinama ni Jane papuntang Tanhay City. Lalagaya. Na halos 2 oras ang layo mula Valencia. At dito na nga naganap ang mga panggagamot. Pagdating sa nanay ni Jane, mula sa entablado, dinasalan siya ni Prophet Joe. Makakatayo na kayang muli si Nanay Susana? Pagkatapos dasalan ni Prophet Joe, I command you now. Barok o lakaw. Barok na! Ang ina ni Jane, inalalayan at saka nakatayo. At ika-ika, naglakad. Ngunit kapansin-pansing hirap pa rin itong iangat ang kanyang mga paa hanggang ang ina ni Jane pinatawid sa kabilang dako kasama ang mga umakay hanggang makaupo. Siyempre, bigla, hindi ko naman kalain ng yung paa niya na gumagalaw. Ang ibay ko, nakalakaw ang buko. Saan ko ato, magkahag pa ako bumunta buod ko ang pinyong ito, dahil ba kaya? Hindi mo siyang satisfied pero lang po nga mga palayo niya ang sitwasyon nga makalakaw siya. Yung danger of bigla, pwedeng magkabalik ng buto, gusto mo palakarin, dapat may program na assisted by the professional. Nagkitaan ako kanina sa pumata, nga iya man niya sa pinipagiwag, but now, pagkagiwag na, go! Hallelujah! Gayunman, hindi lahat naniniwala na may milagro sa mga pangyayaring ito. Based in the Holy Scripture, mayroon na gumagaling instantly. Pero kapag kaganoon na nahalos pare-pareho, medyo hindi po talaga ganyan ang biblical point of view. Ang placebo effect, na-expect nila nagagaling sila kung nasa isang huge group sila, maaari po na meron ding conditioned response. Talaga may conditioning. Kasi paano maipokondisyon yung testimonies kanina? Iba na naman yung basis niyan. Eh, bakit ganun? Ah, nasa pian. Iba yung nasa pian, iba yung demon possess, at iba yung demon manifestation. Hindi lahat na barangay ay mayroong doktor na pwedeng pagkonsulta. In terms of healthcare services, napakalaki ng gap between what is available sa mga syudad dun sa provincial. Oo nga, hindi madaling maniwala sa mga di umano milagro.
Pero para sa mga taong walang-wala o sinukuan na pati ng medisina, masisisi mo ba sila kung titindig sila? I command you now. Parok na! Para kumapit sa himala. Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.